ang pare-parehong pagkaantala ng pagpapatupad ng Teacher's Performance-Based Bonus, PBB, sa Pilipinas, ay isang dahilan upang ikabahala. Ang PBB, na isang performance-based incentive program para sa mga guro, ay itinatag upang kilalanin at gantimpalaan ang mga pagsisikap ng mga tagapagturo na mahusay sa kanilang propesyon. Gayunpaman, ang patuloy na pagpapaliban ng pagpapatupad ng programa ay nagdulot ng pagkabigo sa mga guro na naghihintay ng kanilang mga insentibo. Ang PBB ay unang ipinatupad noong 2013 at mula noon, ang programa ay patuloy na naantala na nag-iwan ng mga guro na hindi sigurado tungkol sa kanilang mga insentibo sa hinaharap. Noong 2019, inanunsyo ng Department of Education, DepEd, na maantala ang PBB para sa taong iyon dahil sa mga limitasyon sa budget. Ganito rin ang nangyari noong 2020 nang ipagpaliban ang PBB dahil sa pandemya ng COVID-19. At ngayong 2023, hinihintay pa rin ng mga guro ang kanilang 2020 PBB. Ang pagkaantala sa pagpapatupad ng PBB ay hindi lamang nakakadismaya para sa mga guro kundi nakakaapekto rin sa kanilang moral at motibasyon. Ang mga guro na nagsumikap at nagpakita ng pambihirang pagganap sa kanilang propesyon ay naiiwan sa pakiramdam na hindi pinahahalagahan at hindi pinahahalagahan. Ang pagkaantala na ito ay nagpapadala rin ng mensahe na ang gobyerno ay hindi seryoso sa pamumuhunan sa edukasyon at sa kapakanan ng mga guro nito. Ito ang mga dahilan ng pagkaantala. 1. Bureaucratic red tape. A complicated and multi-layered approval process often causes significant delays in the release of PBBs. 2. Inefficient performance evaluation system. The current performance evaluation system for DepEd employees is time-consuming and inconsistent, which further slows down the processing and release of PBBs. 3. Insufficient funds, budget constraints, and the prioritization of other expenses can lead to the delayed allocation of funds for the PBB program. 4. Lack of transparency, limited information and communication about the status of PBBs often leave teachers in the dark about when they can expect their bonuses. Sa conclusion, ang pagkaantala sa pagpapatupad ng PBB ay isang dahilan ng pag-aalala. Nakakaapekto ito sa moral at motibasyon ng mga guro at nagpapadala ng mensahe na hindi seryoso ang gobyerno sa pamumuhunan sa edukasyon. Dapat tugunan ng gobyerno ang isyong ito at unahin ang sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng paglalaan ng sapat na pondo at pagtiyak na ang PBB ay ipinatutupad ng patas at regular. Sa pamamagitan nito, maaari nating kilalanin at gantimpalaan ang mga pagsisikap ng ating mga guro at mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Yan po ang latest update para sa mga kapwa ko guro, at kung bago ka lang po sa aking channel, pakipindit na lang po yung subscribe button and notification icon for the latest updates. Maraming salamat, mga kamathalas.